dami kong makalat na issue sa FB ngayon tungkol kinala Sandara Park at Vanessa Hudgens. Nalagay maraming bitter kasi si Vanessa Hudgens yung pinili ni BBM para maging ambassador dito sa Pilipinas. Yung iba sinasabi ano daw ba yung ginawa niya para mapili siya. Well, hindi lang naman si Vanessa iniintriga ng mga netizen. Actually, pati si Sandara. Kumbaga nag-aaway na online yung mga fans sila. Tapos nagbabato ng mga panlight shades at isa. Matatawa ka na lang talaga habang nagbabasa ka ng mga comments sa Facebook. Pero in my personal opinion, mas deserving naman talaga si Sandara na maging ambassador. Kasi nga naman, kahit pure Korean siya, tsaka nakabase na siya sa Korea, palagi pa rin niya pinapromote yung Pilipinas. As in, sumali pa siya sa battle trip na TV series sa Korea. Kasi saan pinakita niya yung ganda ng Pilipinas, tapos dinefend niya pa, sabi niya, hindi daw puro krimen lang yung pwedeng makita sa Pilipinas. Kasi usually daw, takot yung mga Koreano na pumunta sa Pilipinas. Kasi nga naman daw, baka daw delikado, kaya maraming masasamang loob, ganyan. So, hindi man official, pero dahil sa may experience na siya, tapos ilang beses niya na rin namang ginawa na ipromote yung Pilipinas sa Korea, parang ambassador na rin talaga siya. But despite that, marami pa rin yung mga issue sa kanya. So, yung isa sa issue sa kanya, nasabi ng mga tao sa Facebook na nabasa ko doon sa thread, sa Pinas lang daw siya tsaka sa Korea sikat. Hindi daw katulad di Vanessa na all over the world. Kaya siya yung napili. Kasi si Sandara daw siya yung magiging ambassador. Ang pagpapromota lang daw niya, Pilipinas lang daw tsaka Korea. Magiging limited daw yung mga bansa mapagpapromota niya. Pero ako ha, I beg to disagree to that. Kasi kahit hindi naman Hollywood yung Pinas tsaka Korea, may internet na kaya. Halos lahat, imbis na sa TV, internet na yung kinakapitan. Kahit nga sa US, sikat na rin yung mga K-pop. Kaya marami na rin may gusto sa Korea kahit saan bansa ka pumunta. Tsaka super sikat nung 21 noon, kahit saan sila magpunta. Kung makikita nyo yung mga views ni Dara sa YouTube, marami pa rin nanonood sa kanya. Well, may isa pang issue sa kanya eh. Sabi nila, si Dara daw, ginamit na yung pagiging Pilipino para raw sumikat sa Korea. Sa isip ko naman, siguro nga totoo yun, pero wala naman ako nakikita ang problema dun. Kasi kung yung mga Pinoy nga eh, kahit yung mga nalalaman nila na PLM na celebrities, pilit nila dinidikit yung pagiging dugong Pinoy para maangat lang yung lahi natin. Si Sandara pa kaya na pure Korean tapos sumikat dito, diba? Hindi naman madaling sumikat sa ibang lahi. Kahit sabihin na Pilipinas lang to. Siyempre, kung ikaw yung Korean, tapos malalaman mo may kalahi ka sumikat sa ibang bansa, kahit hindi Hollywood yun, magiging proud ka pa rin, diba? Tsaka kahit anong paman yung reason na siya sumikat, as long as may talent naman siya, tapos pinaghirapan niya, ano naman ngayon, diba? Meron ba celebrity ayaw sumikat? Eh, kanya-kanyang gimmick lang naman yan. Yung pinakahuling issue na nabasa ko tungkol kay Sandara, sabi, hindi daw niya deserve naging maging ambassador kasi hindi naman daw siya dugong Pinoy. Well, para lang sa akin na siya yung tunay na patunay na hindi mo kailangan magkaroon ng dugong Pinoy para maging proud ka sa bansang to. Kasi ako nga marami akong nakita dyan mga film, marami dyan na may dugong Pinoy nga, pero kinahiya naman yung sariling bansa, diba? Pero si Dara, proud siya. Tapos gagawan nyo pa ng issue. Grabe, maya naman kayo. Mas Pinoy pa nga yun kaysa sa inyo. O straight mag-Tagalog, diba? Tapos kahit nandun na, palagi pa rin pinapromote yung Pilipinas. Tapos thankful siya sa mga Pilipino kasi minahal siya kahit na banyaga siya. Kay Vanessa talaga, medyo marami-rami. So sabi ng iba, wala raw alam si Vanessa sa culture natin. Paano raw niya mapapanindigan yung pagiging ambassador? Eh ako naman para sa akin na kaya nga may tinatawag na pag-aaral eh. Kasi tayo ba, di ba, pag pumapasok tayo sa trabaho, alam mo na kaagad ba yung trabaho mo, umpisa pa lang? Eh, di ba may mga training pa nga bago ka sumabak sa totoong trabaho? So parang ganun din naman yung pagiging ambassador, di ba? Kung hindi niya alam yung culture, pwede naman niyang alamin, hindi pa naman huli yung lahat. Tsaka napili siya kasi may dugong Pinoy siya. Kilala ng maraming tao sa ibang bansa. Doon pa lang, di ba, qualified na siya maging ambassador. As long as may dugong Pinoy, tsaka sincere naman sa kagustong mapromote yung bansa natin, ba't naman hindi, di ba? Tsaka besides, she didn't ask for it. Nagbakasyon nga lang yata siya sa tingin ko dito para malaman yung heritage niya. It just happened na ginawa siyang ambassador. So, ba't parang kasalanan pa niya na pinili siya? Hindi naman niya kailangan yung Pilipinas sa totoo lang, no? So, meron din nag-i-issue na hindi rin daw siya proud maging Pinoy.
Ako naman kasi, dati pa lang high school pa lang ako, proud na talaga ako na fan ako ng High School Musical since day one. So, halos lahat ng interviews nila dati, pinapanood ko sa YouTube noon kahit malaki na yung gastos ko sa internet shop. Maging updated lang. Kaya alam ko never niya dininay na Pinoy siya. Siguro nga hindi niya pinangangalandakan kasi hindi naman siya totally lumaki dito. So, para sa akin, understandable naman yun. Diba? Ba't ba kasi big deal to? Kung ikaw naman Pilipino ka tapos sa ibang bansa ka lumaki. Kung artista ka, dapat ba every interview na lang sasabihin mong Pinoy ka para lang masabing proud ka? Especially kung di naman yun yung tinatanong sa'yo, di ba? Tapos mayroon pa akong nakita doon na comment na Laos na raw siya, kaya sa Pilipinas daw siya kumakapit. Well, Laos na ba talaga? Eh, para sa akin, ang dami niya pa rin yung mga projects sa ibang bansa. Tsaka yung mga projects sa Hollywood, hindi naman basta-basta yun. Kumaga parang bago ka makakuha ng project sa ibang bansa, kailangan, ano ka talaga, talented ka talaga, at saka kilala ka na rin ng mga tao. Siya nga, sumikat siya na hindi niya ginagamit yung pagiging dun, Pinoy niya, diba? Talented siya, at saka sumikat siya sa sarili niya kakayahan. Hindi niya kailangan yung Pilipinas para umangat siya. Tingin niyo ba talaga may pakiyo Hollywood kung maging ambassador siya dito? Diba? Siguro, sinasabi lang ng iba na Laos siya kasi nga, dito sa Pilipinas, hindi siya masyadong nakikita. Pero, pag nakita niya yung mga projects niya, nakikita ko naman na sunod-sunod pa rin yung palabas niya even after ng High School Musical. Hindi lang Pinoy yung nag-idolize sa kanya, pati mga foreigners din. Tsaka, hindi lang siya basta supporting ka sa leading lady siya most of the time. Para sa akin, that's enough reason para maging proud tayo sa kanya kasi kahit may career siya sa ibang bansa, ginusto niya pa rin na bumisita dito, di ba, para kilalanin yung heritage ng mother niya. Alam nyo, supportahan nyo na lang sila eh. Instead, nalagyan ninyo sila ng kung ano-anong issue. Kasi, para rin naman to sa ikabubuti ng Pilipinas. Yun lang. Thank you for watching this video.